Bossing, welcome back to my channel. Ngayon po ay magpipika card po muli tayo. Pumili na naman po kayo ng stone na gusto po ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. Hinati ko na po sa tatlo ang ating pong tarot card. Ito po ay number 1, Star Anise, number 2, Cinnamon Stick, and number 3, Dahon ng Laurel. Pumili na lamang po kayo sa tatlo kung ano pong herbs ang gusto po ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, Star Anise. Sinasabi po dito na ating tarot card number 1 na kayo daw po ay napakasipag na tao. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay may paparating na biyaya at ang kasipagan nyo ay malapit nyo ng anihin. Yan, sabi rin po dito na maraming pintuan na magbubukas para sa inyo. Maring meron daw pong okasyon na paparating at ito naman ay matutuloy. Yan, sabi rin po dito na umiwas ka sa isang babae dahil maaaring magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Yan, sabi rin po dito na maaaring sa mga may anak na nakapili nitong number 1 ay napakaswerte nyo sa inyo pong mga anak. Kumbaga, itong inyong anak ay siyang magdadala po sa inyo. Yan, sabi rin po dito na kung ano man daw po ang mga pag-aaway na nagaganap, ito daw po ay maaayos. At kung kayo ay kasalukuyang may problema sa pera, ito daw po ay masusolusyonan. Maaaring iiksi ang PC ninyo at meron kayong makakaaway, ito nga po ay isang babae. Maaaring malapit sa inyo ang taong ito at maaaring maaapektuhan kayo ng husto at maaaring mauwi ito sa depression. Maaaring may darating din na balita sa inyo na parang pag-aawayan po ito dahil parang merong tukso na hindi kayang iwasan. Yan, sabi rin po dito na meron kang matinding pinagdadaan ng problema na masusolusyonan. Marami daw po kayong magagandang oportunidad na darating. Yan, sabi rin po dito na maaaring kayo ay parang magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa usapin ng pampinansyal. Yan, sabi rin po dito na meron kang matinding pinagdadaan ng problema na parang napakatagal na pong problema ito at ito po ay magugulat ka na lamang ay masusolusyonan ang problema niyong pinagdadaanan. Yan, sabi rin po dito na iingatan ninyo number 1 ang inyong kalusugan dahil maaaring ito po ay maging problema ninyong matindi at parang gagastos kayo ng malaking halagang pera kapag nagkaroon kayo ng karamdaman. Yan, sabi rin po dito na kung kayo man ay magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng inyong karelasyon, ay susuyuin ka muli ng inyong karelasyon at magiging okay daw po kayo muli. Sinasabi rin po dito na maging handa ka dahil maaaring kapag dumating sa inyo ang swerte ay dire-diretso na to, maging buhay, pag-ibig at pera. Yan, sabi rin po dito na napakaraming magagandang oportunidad ang darating sa inyo at may kasaganahan kang paparating. Yan, sabi rin po dito na ating tarot card na malapit ng umayo na magandang kapalaran para sa inyo. Bagamat magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng inyong relasyon dahil sa selos, dahil maaaring merong tukso na hindi kayang iwasan, ay hindi naman ito hahantong sa hiwalayan. Wala namang maghahamon ng hiwalayan sa inyong dalawa. At sa mga single na nakapili nitong ating number 1 ay maaaring may paparating sa inyong manliligaw at maaaring ito ay nasa middle age at hindi tunay ang pagmamahal nito. Maaaring kayo po ay maluloko kaya maging aware daw po kayo. Sinasabi rin po dito na kayo ay mapagmahal sa pamilya. Kayo daw po ay handang gawin ang lahat para sa inyong pamilya. Sinasabi rin dito na napakasipag ninyong tao. Basta't iingatan nyo lang inyong kalusugan. Baka po sa sobrang racket ninyo, sa sobrang kasipagan ninyo, ay mapabayaan ninyo ang inyong pong kalusugan. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na ang swerte nyo daw po ay bigla ang darating sa inyong buhay nang hindi ninyo inaasahan. Kayo daw po ay may magandang kapalaran na naghihintay at may darating kayong pera.
Bagamat maaaring mabalitaan ninyo kasi may balita daw sa inyong darating na ikay init ng inyong ulo dahil maaari po kayo ay maloloko. Sinasabi rin po dito na kung may babae ka mang nakaaway ay magkakaayos daw po kayo nito. Sinasabi rin dito na sobrang lukot daw po ang pinagdadaanan ninyo sa ngayon dahil sa usapin ng pampinansyal at dumadaan din daw kayo sa pagsubok sa inyong buhay karelasyon. May darating na balita sa inyo tungkol sa pera at hindi ganun kagandahan ang balitang ito. Pero sabi po dito, parang nagsasabay-sabay ngayon ang mga problema niyong pinagdadaanan. Pero sabi po dito ay masusolusyonan niyo kung ano man ang mga problema ang pinagdadaanan. At kayo daw po ay darating sa inyo ang punto na ma-stress free kayo dahil marami kayong mga pagsubok na kumbagay malalampasan. Masusolusyon na naman daw po lahat ng mga problema niyong pinagdadaanan. Yan, sabi rin dito na sa ngayon ay nag-iisip ka ng pagbabago ng inyong buhay. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ng berto ay umiwas sa tukso dahil susubukin kayo ng tadhana. O maaaring sa ngayon ay alam nyo na may umaali-aligid na po sa inyo. Iwasan nyo daw po ito at hindi daw po ninyo ika-asenso ito at maaaring kamalasan pa ang dumaloy po sa inyo. Kayo daw po ay may magandang kapalaran nag-iintay, huwag nyo daw po itong sayangin. At kayo daw po ay huwag makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon para magkaroon kayo ng gabay. Sinasabi rin po dito na meron kang pupuntahan at maaaring hindi ito matutuloy dahil parang muwawalan ka ng gana na tumuloy sa inyong pupuntahan dahil parang may darating nga po sa inyong balita na hindi ganun kagandahan at maaaring ikaw ay maloko at may involved din dito na pera. Maaaring may darating na negatibong balita tungkol do po sa pampinansyal. Sinasabi rin po dito na kung may tukso na lumalapit daw po sa inyo, ito daw po hindi rin makakatulong sa inyo. Parang siya pa ay aasa sa inyo or may pinapalano siya na hindi kagandahan. Maaaring ito po ay instead na ika-asenso nyo, ay parang paghihirap pa or lalo kayong mapipressure sa mga magaganap. Sinasabi rin po dito na maaaring may mga pag-aaway na nagaganap sa inyo ng inyong pamilya, pero ito naman daw po ay maaayos din. Kaya sabi rin dito na maging aware ka lamang ha, dahil maaaring ikaw nga po ay maluloko. Ang sabi po dito ay ang paluloko sa inyo ng inyong relasyon ay hindi po ito, kumbaga hindi nyo pwedeng palitan din ito ng may tukso lumalapit sa inyo tapos ito igagrab ninyo dahil nga po kayo ay naluloko. Sabi po dito ay ipanalangin nyo daw po ito sa mahal na Panginoon, itaas nyo daw po ito sa mahal na Panginoon para kayo ay magkaroon ng gabay. Yan, sabi rin po dito na malalampasan nyo naman kung ano man ang mga problema ang pinagdadaanan. Bisihin nyo daw po inyong sarili, parang makakaisip kayo ng pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Tapos gawin yung abala ang inyong sarili sa mga pagkakakitaan. Sabi po dito, basta't huwag kang makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon, ay malalampasan nyo kung ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan. Ang swerte nyo daw po ay biglaan darating sa inyong buhay nang hindi ninyo inaasahan. May malaking halagang pera kang paparating. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay may magandang kapalaran nag-iintay at magtatagumpay sa buhay. Malaki pa nga daw po ang tsansa ninyo na kayo daw po ay yumaman bagamat dumadaan ka sa mga pagsubok sa kasalukuyan. Yan po ang sinasabi na ating pick a card number 2. Number 3. Sabi po dito na ating tarot card na maaaring kayo daw po ay machichismis o ruhusgahan ng ibang tao. Kayo daw po number 3 ay mahilig mag-alaga ng hayop at maging mga halaman at mapagmahal daw po kayo sa inyong pong pamilya. Kaya sabi rin dito na magtatagumpay ka sa buhay at soon kayo naman ang mamamahagi ng tulong sa iba. Maaaring may darating na negatibong balita, ito nga po yung maaaring kayo ay machichismis. Huwag nyo na lang daw po itong papansinin dahil kung ano ang chismis sa inyo ay babalik din naman sa kanila. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay huwag makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon dahil parang sinasabi po dito, kung kailan nyo lang ang maalala, isakalan daw po kayo nagdadasal. At kung kailan lang daw po malaki ang problema nyo pinagdadaanan, sakalan daw po kayo nagdadasal. Gawin nyo daw po itong permanente at huwag daw po kayong makakalimot. Sinasabi rin po dito na bilog daw po ang mundo. Kung sa ngayon ikaw ay nakakaranas ng paghihirap, marireverse daw po ito soon, kaginhawahan ng mapapa sa inyo. Sinasabi rin po dito na maaaring may mga naiinggit daw po sa inyo, maging aware kayo dito dahil maaaring may mga pag-aaway na magaganap. Sinasabi rin po dito na parang may darating sa inyong balita na ang dulot nito ay parang ikainit ang inyong ulo. Maaaring magkaroon din kayo ng hindi pagkakaunawaan ng inyong karelasyon. Parang meron po mag-iimbita sa inyo sa isang okasyon, maaaring ito'y birthday yan at maaaring makakadalo ka naman.
ang pagbabago daw po ng buhay ninyo sa ngayon ay hindi talaga kagandahan at parang nadadalas pa ang pag-aaway ninyo ng inyo daw pong karelasyon. Kaya sabi rin po dito sa mga single ay maaaring may mga bigla ang pagtatagpo na hindi ninyo akalain na siya pala ang inyong forever. Or kaya ay kakilala nyo na siya sa ngayon at hindi nyo akalain na siya pala ang inyong magiging forever. Kaya sabi rin po dito na kayo ay maraming pangarap sa buhay at sabi po dito, aya, parang naiinip ka na sa mga nagagana, parang gustong gusto nyo nang makamit yung mga pangarap daw po ninyo. Sinasabi rin po dito, unti-unti nyo itong makakamtan, huwag daw po kayong maiinip. Sinasabi rin po dito, nabilog ang mundo at malapit ang umayo ng mga magagandang kapalaran para sa inyo. Sinasabi rin po dito na huwag ka masyadong kakatiwala dahil maaaring ikaw po ay parang yung pinagkakatiwalaan nyo ay maaaring hindi naman siya ganun sa inyo. Maaaring pagtalikod nyo ay doon naman kayo pinupulaan. Sinasabi rin dito na huwag kang kakalapat sa iba dahil maaaring ito daw po ang inyong ikakapahamak. At yung sobrang close nyo sa ngayon, in the end ay magkakaaway daw po kayo. At sabi po dito ay maaaring kung ano man ang mga pag-aaway na nagaganap sa inyo ng inyong karelasyon ay magkakaayos pa rin po kayo. Yan po sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!